Hey, hey, mga pamangkin. Ngayon, pamangkin, kwento ko yung buhay probinsya. Sa probinsya, puro kababalaga ng kwento, pero medyo totoo naman talaga. Kasi meron naman din talagang mga ganun. Mga may naniniwala, merong hindi. Pero kwento ko sa inyo yung tungkol sa akin. Yung bahay namin, malapit sa cemetery. Tapos nun, tatay ko, inutusan ako magbili mga 10 oras na ng gabi. Punta ako doon. Ang lalakaran mo, simenteryo, kaliwaan niya na, simenteryo, tapos wala pang kaingay-ingay. Tapos may mga ilaw-ilaw pa nagkakandilan, mga kandilang nakasindi. Lakad ako niyan. Una, mabagal. Wala akong lingon-lingon, di maglingon-lingon. Kasi pag naglingon ka, baka magpakita talaga sa'yo. Lakad ako. Garan-diretso lang. Abang patagal ng patagal, pakiramdam mo parang may sumusunod sa'yo, tapos may mga sumisit-sit-sit-sit. Lakad lang ako. Pagdating ko dun sa dulo, mayroon na dun tindahan. Dun kami nabili ng asin, kasi yung asin ginagamit ng tatay ko paggawa ng ice cream. Madaling araw pa lang, mga alas 3 nagagawa na yung tatay ko ng ice cream. Kaya kailangan talaga bumili ng asin. Noon, nakabili na ako ng asin. Pagpauwi ko, kinakabahan talaga ako. Iba talaga yung pakiramdam ko. Yung kabang-kaba talaga. Tinititigan ko yung daanan ng layo. Sabi ko, dasal muna ako, putang ina. Tapos yung lakad ko na mabagal lang. Tapos nung nasa gitna na ako, parang may gumalaw dun sa ano, dun sa may nakasindi. Tapos ako, takbo akong kuripas, putang ina. Nakala ko multo. Pagtingin ko ulit, aso pala ang puta.